Ito yung mga saging na overripe na siya. Okay. So makikita nyo yung sa yung balat niya nangingitim na, no? Nag may mga spot na naitim. So ito 'yon. Kasi mas madali siyang isain. At mabango siya pagka overripe. Pwede nyo rin i-blender, pero mas gusto ko siyang pisain, no? Kasi may mga chunks pa siya na matitikman. Eto, bale, isang kilong saging. So, bale, double ang ano natin recipe. Kasi, sa kalahating kilo, 1/3 ang oil. So, isang kilo yung ano natin. Isang kilo yung saging natin. So, maglalagay tayo ng 1/3 na vegetable oil. No? Kung may butter kayo, maganda rin, no? Yung unsalted butter. Yung asukal natin, 1/2 cup. Okay. 1/2 cup sa isang kilo na, correction, 1 1/2 cup na asukal. No, sa isang kilong saging. Pwede rin yung brown na sugar. Okay, mas maganda. Mas magiging moist yung banana cake nyo. Pero wala akong brown. Yung brown na brown, ang ginamit ko yung wash. No, pwede din. Maglalagay tayo ng 4 na perasong itlog, no? Fresh na itlog, no? So, kailangan basagin nyo sa bowl or platito, no? Or sa maliit na lagayan para hindi masayang. Kasi minsan, may bubuk na itlog na mailagay mo kaagad o maibuhos mo kaagad, masisira yung ano natin, yung recipe natin. Huwag idiretso yung paglagay ng itlog. So, haluin lang natin. Okay. Haluin natin para ma-dissolve yung sugar. Maglalagay tayo ng gatas, no? 1 cup na gatas. Konti na lang. Ubusin ko na yung laman ng container. Konti lang naman na yun. Since naglagay tayo ng gatas, maglalagay tayo ng suka, no? Konti lang. 1 tablespoon. 1 tablespoon na suka. Okay, kung meron kayong white vinegar, pwede din. Mas maganda.
Para okay, maging buttermilk din yung banana cake natin noon, magtatagal. Maglalagay tayo ng vanilla essence. Okay, 1 teaspoon. Wala, wala na pala. Bus. 1 teaspoon. So, tamang-tama lang yung vanilla natin. 1 teaspoon. Kaya tayo naglalagay ng flavoring kasi may itlog tayo. Yung itlog malansa. So, maglalagay tayo ng flavoring. So, ngayon, gagawin natin yung mga dry ingredient, no? So, maglalagay tayo ng 3 cup na all-purpose flour. Sa 1 kilo, no? 3 all-purpose flour. So, sa 1/2, 1 1/2 lang din. So, isi-ship natin to. Kung meron kayong plastic, no, pwedeng sa plastic ipimix nyo doon. No? Lahat ng mga ingredient, no, kagaya ng baking powder, baking soda, no, doon nyo ilagay. Tapos, imimix nyo sa loob ng plastic bago i-ship. Pero sa ginagawa ko, sa katamarang gawain to, no, diniretso ko na. Okay? So, maglalagay tayo ng baking soda. Sa kalahating kilong saging, no, 1 teaspoon lang. So, since 1 kilo yung saging natin, maglalagay tayo ng 2 teaspoon na baking soda. So, ganon din sa baking powder. Okay, baking powder. Okay. 2 teaspoon, no? Okay. Maglalagay tayo ng asin. Okay. Refined salt. 1/2 teaspoon. Okay, maglalagay ako ng cinnamon, no? Cinnamon optional, no? Maglalagay ako ng 1 teaspoon. Okay, optional 'yan. Okay, ano? Kung gusto niyo maglagay. Pagkatapos i-ship, no, doon mo na haluin. Okay, para maghalo ang mga ingredient. Ililipat ka lang yung tinimpla natin no kanina. Kasi hindi siya kasya, maliit yung bowl. Kasi dinalawa ko kasi na mix ano to, timpla. So ngayon ilalagay na natin yung flour natin. Dahan-dahanin na lang natin ilagay. Kasi para hindi siya
para hindi tayo mamuti kasi baka sasabog yung harinas ng mukha natin. Kung may wire whisk kayo, no, para panghalo, mas maganda. Hindi kailangan ng hand mixer. Since hindi ko makita yung wire whisk ko, gagamitan ko ng hand mixer. Bulok na bulok ngayon kanya. Well blended na siya, no? Pwede nyo i-mix no, wire whisk kung meron mo. Pwede rin gamitin. So ito, pwede nating lagyan ng nuts, no? Nasa inyo kung gusto nyong lagyan. Nuts, chocolate, yung maliit na chocolate na pieces. Okay, pwede. Okay, pasas, pwede rin. Nasa inyo na yun. Maglalagay ako ng chocolate. Mga 3/4 na. Maglalagay din tayo ng pasas. Maglalagay tayo ng cashew nuts na crush. Okay. Para may crunchiness, no? Pagkakainin. Okay, mix lang natin siya. So ready na. Habang ginagawa natin 'to, no, nagpreheat tayo ng oven. So kunin ko lang yung lagayan. Ito yung pan natin, no, ibabras lang natin siya ng oil. So yung ginamit kong oil, no, yung ginamit kong oil is vegetable oil. Babras lang natin yung ating. Tapos, lalagyan natin siya ng parchment paper. Yung ating pan, nilagyan natin ng parchment paper, tapos binaras din natin. Kasi para pagtanggal ng papel, kakainin na nila, madali na siyang tanggalin.
Yung paglagay natin ng butter sa pano, yung level niya is 3/4, no? Mga 3/4 siya. So, ito yung ating banana. So, dalawang nagawa ko doon. So, bali sa isang kilong saging, dalawang magagawa. So, lalagyan natin siya ng okay, umpisa na natin. Ito ang ating mga ingredients. Chopping. Yung pan natin, no? 10 by 5 by 3 yung depth niya. So, malaki siya. So, sa kalating kilong saging na gagawin nyo, no? Isang llanera lang. So, ang ginawa ko, isang kilo. Yung oven natin, naka-preheat siya, no? Na 190 degrees Celsius. So ilalagay natin yung mga nilagay natin kanina. Para makita natin na, no, na kung ano yung mga pinaglalagay natin. Ano yung makain nila sa loob ng ating tinapay o ng nari. Since malaki yung ating pan, lulutuin natin siya ng nasa 45 to 50 minutes. Or i-check nyo rin, no? Ng toothpick, no? Didip nyo kung may dumalabas pang liquid. Kung gusto nyo ng mahati o yung pagluto ng banana cake nyo na naghati, no? Ang gagawin nyo, okay. Maglagay kayo ng ng mantika, itong ano na to, or anything na pwede nyong lagyan ng mantika, tapos hahatiin nyo. Okay. Lagyan nyo ng mantika. Kung maglagay kayo ng chocolate chip, more cells, okay. Pwede nyo bawasan yung sugar nyo kasi matamis na yun. Preference nyo kung chocolate so, milk, yung may ano to, itong cutter ko, no, meron siyang mantika. So, hinati ko lang siya. Okay, para mamaya pagluto, wala akong cooling pan. So, ang ginawa ko yung tray egg. Okay. So, yan, luto na. Okay, mamaya, papahingayin natin siya, papalamigin natin para mamaya ma-slice natin ng maayos. Ang ganda. Napaka-moist niya, oh. See? Ang ganda ng ito, handa na yung pang ano? Cake nut. Yung handa na yung pang mata mo. Banana cake. Oh, or banana bread ang tawag nila. Ito yung mata mo.